paano naman yung ano, yung statically indeterminate. So statically indeterminate, nagadagdag tayo ng extra member. So di pa dito statically determinate na siya, magadagdag na naman tayo ng isa pang member. Okay, so ito hindi siya magkaduktong. Okay, so isang member, so hindi sila magka tag ito, connected. Okay, kagdulo nito, connected itong mga to, o ito, mga connected. So analyze natin, ito yung ating force P dito, may sasalo rito, may sasalo rin dito. Ito magiging pababa na siya. Okay, so ito papunta rito. Okay, so kung ito pag ganito na siya, so ito saluin nito, ito magiging ganyan. Okay, so kung dito pa lang sinalo na niya, ibig sabihin wala nang i-carry itong load na to. Okay, so kung wala na siya i-carry, hindi na siya kailangan. Tama ba? Ah, sorry. Tension pa rin pala ito. Tension. Ayan, tension. Ayan, tension, sorry. Tama. Isasaloy niya pala ito. Ayan. So, ito tension. Ayan, ito compression. Ayan. So, ito, paganyan. Ngayon, anong nangyari dito? Karaniwan kasi, sa statically indeterminate structure, yung mga extra member na yun is tinatawag natin ano, redundant members. So, paano naging redundant? Ibig sabihin, umuulit. Okay, hindi na kailangan. Unnecessary members. Okay? Kasi dito, sa ano natin, sa iba natin yung ano nito, kulay para madali nyo mag-distinguish. Anong nangyari dito? Compression. Okay? And sa trusses, yung mga diagonal member natin is iniiwasan natin na maging compressive. Kasi kapag naging compressive yan, kasi slender to eh. At ang slender member natin, ang kaya lamang niyang i-carry is tensile. Okay? So, once ang ating slender member is na-compress or nag-under sa compressive load, okay, magbabuckle siya. Okay, wala na siyang kine-carry. So, ito magiging zero carrying member. Okay, zero load carrying member na siya. So, okay lang. Okay? Okay lang kasi ito, meron namang sasaludo sa ating tensile. So, stable pa rin ito. Tama ba? Okay. So, nagkaroon lamang tayo ng extra. So, para sa yung extra na yon, para kapag sakaling ito naman na magiging compressive, dito, napunta dito yung force, magiging compressive to, ito naman magiging tensile. Okay? So, nag-guess ninyo. So, ganun yung purpose ng ating redundant member. Although, hindi naman na siya necessary, pero mas maganda, double safe. Okay? So, try natin i-analyze kung paano siya naging statically indeterminate structure. Okay? So, U is equal to E. 3 reaction plus 1 reaction per member. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 is equals to 2 multiplied by 4. Okay? So, ito hindi na to connection. Hindi to, ano ha? Hindi to connection. Kaya 4 pa rin yung connection niya. Okay? So, this is what? 9 is greater than 8. Ay, sorry. 9 is greater than 8. So, sabi doon sa statically indeterminate structure, ang ating U is greater than E. So, magkakaroon tayong degree of indeterminacy na 9 minus 8 is equals to 1. Okay? So, nasa first degree tayo. So, first degree indeterminate structure. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng ano, statically determinate, statically indeterminate, and unstable structure. Okay? So, note na lamang. Kapag truss, okay? Kapag truss, yung number of unknown members, number of internal load niya is isa lang. O kagaya ng ginawa natin. Kasi axial lang yun eh. Axial load. It's either compressive and tensile. Kapag beam, lahat ng member nila or lahat member niya is merong 3 unknown internal forces. Okay? Ganun din sa frames. Frames. Meron din tayong 3 unknown internal forces. Okay?